guys, ito yung tanim ko sa mga guys na mulaklak na. Yeah. Ang tagal ko na itong tinanim. Mga 2 years na. Nung pandemic ko pa ito. Nakailang ano na ako nito. Nakailang putol ko na. Pinutulan ko na kasi ito dahil tumaas na. Kaya gagawa tayo ng tea. So, mangwa tayo ng sambong. Ayan, ang sambong, guys. Dito tayo manguha, guys. Mangwa tayo ng ilang dahon. Tara, gagawin natin sambong tea. So, tama na ito. Salit-salitan ko lang sila sa pagkuha kung saan banda. Ayan pa. Tsaka may puno din ako ng kamatis. Namumunga na. Pero kay sambong ang ating ano. Ayan. Kung natay mo lang dahon. Kaya gagawin natin. Ayan ang kamatis. Ayan guys, hugasan natin ang ating kinuhang sambong. Ayan, hugasan natin yan. Kailangan hugasan natin siya guys ng isa-isa kasi simpre maalikabok dahil tig-init ngayon. Ayunin lang natin, tubak-tubak ang kanyang dahon. Langin natin kung kailang dahon tayo. Ayan. So, malinis na ang ating dahon. Lalagay natin sa ating pot, guys. Lalagay natin ito sa ating pot. Ito, malinis na rin ang ating pot, guys. So, putol-putulin lang natin siya, guys. Ganyan na natin. Ayan. So, naputol na. Lalagyan natin yan siya ng 2 cups of water. Ayun, guys. Nakasalang na ang ating ano. Lalagyan natin ng 2 cups of water, guys. Ayan. Oh, ayan na guys, nakalagay na ang 2 cups of water. So, takpan natin at iun natin ang ating stew. Pakuluin natin siya guys in within 15 minutes in a medium fire guys. 15 minutes, medium fire. So, balikan natin mamaya yan para ating tingnan. 15 minutes na tayo sa ating pagsalang ng ating ano sambong. Gaginawang sambong tea. So, check natin guys kung anong itsura. Ayan na siya guys. So, patayin na natin at kukuha na tayo. So, yaan na guys. Kukuha tayo ng ayan, ang kulay niya, guys. Oh. Diba? So, lagay natin dito sa ating kasa. May tira man siya, guys. Mamaya na naman natin inumin. Pero, ang pag ito, guys, ay nakababad na siya dyan. Pag malamig na, mag-iba siya ang kulay. Maging mas darker siya. Ayun, parang light lang. Oh. So, meron na tayong 1 cup of sambong tea. Takpan natin yan. Kasi yan, pwede natin inumin din mamaya. So, ito na yung ating, ano guys, sambong tea. Ating iniinom. Kaya ako, umiinom ng sambong tea araw-araw para linisin yung aking kidney.
para kasi ang sambong is maganda siya sa may kidney problem, pero hindi yung malala na na kidney problem, guys, na yung nagdialysis, dialysis na. Yung mga minor pa lang, yung tabag nito, yung pampisa lang, at lalo na yung nagiinom ka ng mga gamot. Kasi, di ba, pag umiinom tayo ng gamot, inaano naman talaga, sinasala ng ating atay at ng ating kidney. At hindi lang para sa ating kidney ang ano, sambong. Maganda siya sa lahat na bagay, sa sipon, sa ubo, sa lagnat, ayan, sa mga sugat. Siya ang ano, guys, iniinom ko 3 times a day kung iniinom ang sambong. Kaya ako nagtanim ng sambong talaga para hindi ako mahirapan maghanap. At ang nakaganda sa sambong pag itinanim mo, guys, alam niyo ba, hindi ko pinakita sa iyo kung saan ko lang tinusok 'yon. Yung sambong tea ay bigay lang din ng kaibigan ko. Sabi niya, ikaw na magtanim niyan kasi bigay lang din sa kanya. Sabi niya, ikaw na magtatanim kasi ako, hindi ako nabubuhayan pag nagtatanim. So, dinala ko at naglagay ako ng lupa sa, ano guys, yung sa sako ng bigas. So, nilagay ko doon ng lupa at itinanim ko, diniligan hanggang sa ano siya, naglago. Yung sambong ko, matagal na yan, guys. Tinanim ko pa yan is 2022. Yan. At 2022, siguro mga March ko tinanim yan. So, more than 22. 2 years na siya mahigit. Ang nakaganda sa sambong, guys, pag nagtubod siya, marami siyang sanga. Madami yan siyang sanga, guys. Pinutol ko. So, yung iba maliit pa. Nakailang anong trim na ako dyan. Mga 4 na times na akong nag-trim sa aking sambong. Kasi mahabang puno ang sambong, guys, eh. Kaya nagdami siya lalo. Dati isa lang, ano lang yun sila. Bali, 2 lang sila, 3. Tapos nagsanga-sanga siya. Pagdating sa dulo, ay magsanga-sanga siya. Kasi haba siya, hanggang 3 metro ang ano niya, ang taas. Kaya pinutol ko. Nung pinutol ko siya, mas lalong nagdami ng sanga. Kaya ang kapuputol ko lang. Kaya nag-umpisa naman yung pinutulan ko, nag-umpisa naman siyang sumisibol ang ano, tumutubo na naman yung pataas na naman, nagdadahon, tapos para lalago na naman. Kasi aabot sa atip eh, ng ano ko doon sa labas. Kaya yun, nagtyagaan ko. Madami na ding nakahingi ng sambong na yan. Lalo na yung pagputol ko, sabi na, eh baka pwedeng tanim, hindi. Ang itatanim doon, halimbawa na mulaklak siya. Kung nalaglag siya sa lupa, yung mulaklak niya, yung seedlings niya, kusa lang yun siya tutubo. Kaso, siminto kasi yung ano eh, di ba? Siminto yung sa labas ko. So, walang lupa na pag nalaglag yung ano niya, bulaklak niya, na ano, na matured na, hindi siya tutubo kasi siminto eh. Walang ano. Kaya ayun, tinitrim-trim ko lang. Kaya sabi ko, saan kaya ako kukuha ng seedlings if talagang pag nawala na yung ano ko, puno. Yan, pinagtagal. Ang sarap, guys. Wala siyang aftertaste. Pero pag, halimbawa, inano mo siya, ginawa mo ng tea sa umaga, pag tanghali, nag-iba ang kulay niya, mas naging green siya. Kaysa, ano, parang yellow-green ang kulay pag bago mo siyang laga. Pakulo mo lang siya. Ang daming dala nito, guys. Pwede mo rin siya yung may mga pasma-pasma sa paa, yung mga ano. Pwede mong ilaga yung mga mature na nadahon, yung ano. At ano mo, ipanghugas ng paa. Yung pagod na paa, yun, ibabad mo siya doon. Pagka ano, pag medyo kaya mo nang ibabad yung paa mo. Pakuluan mo lang, damihan mo lang ng tubig. Pakulo mo. Kasi ano siya, gamot din siya sa mga pasma sa ugat. Yeah, pinagtiyagaan ko talagang itanim yan at inaalagaan ang aking sambong tree para, ano, kasi malaking pakinabang sa akin. Kaya pag inuubo ako, sinisipon ako, maglaga lang talaga kasi everyday naman talaga ako umiinom. Kaya siguro hindi, kahit pa inuubo yung kasama ko sa, ano, yung kaibigan ko. Hindi ako nahawa sa ubo niya kahit magkaharap kami nag-uusap. Hindi ako nahawa sa ubo niya kasi, ayan, may prevention ako sa, ano, nag-iinom.
3 times a day ako nagiinom ng sambong tea. Yung halimbawa, yung kanina may tira ako kasi 2 cups mahigit yung ano na tubig. Tapos pakulok mo siya ng 15 minutes. Ayun, pag kumulo na, ayan. Nagsandok na ako ng para iinumin ko. So, ito na yun siya, guys. Masarap siya pag nasanay ka. Yun na, ito na nga halos ang kape ko eh. Bira na lang ako iinom ng ano, black coffee. Ito, pag sa ano, tanghali, yung ganyan, sa gabi, iinom ako. At hindi lang yan ang tea ko, guys. Meron din ako. Sa sunod, ipakita ko din sa inyo. Yung may mga ano, kailangan natin mag-inom-inom din ng mga, although, matawag na din siyang herbal na ano, na hindi naman as in, gamot nga din siya. Maano niya. Herbal, pero wala naman siyang ano, tawag nito. Hindi naman siya binawal na inumin. Kung gusto niyo nga, pwede niyo siyang research kung ano pa ang mga benefits na nakukuha ng sambong. Kasi ang sambong, guys, hindi lang tayo ang uminom. Mostly in China, guys, malakas sila uminom ang Chinese nito ng sambong. Korean, Chinese, malakas din sila uminom nitong ano, sambong tree. Dito sila namimili. Siguro hindi tumutubo doon sa kanila or ano. Ayan, guys. Sana nagustuhan niyo itong gishare ko sa na aking sambong tea. At kung gusto nyo, itry nyo rin kung baka meron kayong mga sambong-sambong dyan sa mga kapitbahay o sa inyong bakuran, pwede na ninyong umpisahan, guys, mag-inom. Kasi maganda ang sambong din sa high cholesterol, guys. Yun, nakakababa din siya ng cholesterol. Kasi nung ano, last, kahit may gamot naman ako, may ano, may maintenance ako sa cholesterol, pero hindi siya as in, ano talaga, kailangan mo rin talagang umiinom-inom nito. Kaya medyo na good yung cholesterol problem ko. Ayan, guys, kung nagustuhan niyo ang video ko for today, so ano, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking video na ito para marami ding nakakaalam sa ating mga kababayan, mga kaibigan na may mga problema din sa health. Isa ito sa makatulong ang ating sambong tree. Marami dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, guys. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.